Mga kapatid, sa pananampalataya, lahat po tayo ay naghahangad ng isang matatag na bigkis ng kapatiran. Walang sino man sa atin na hindi niya gusto ang kapatiran sa Islam. Maliban lang sa mga munafiqun. Ngunit sa mga totoong Muslim, napakamahalaga sa atin ang kapatiran. Hindi ka pwedeng tumayo mag-isa. Kailangan mo ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit mga kapatid sa pananampalataya, sa sitwasyon natin ngayon, na malayo-layo na tayo sa panahon ng mga sahaba. Mga sahaba na ang tatag ng kanilang bigkis ng kapatiran sa panahon po natin ngayon ay minsan nagaganap na nagkakalayo ang kalooban ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Minsan-minsan. Bagamat ang turo ng Islam ay mahigpit na bigkis ng pagkakapatiran, dumarating ang punto na lumuluwag. Nagkakahiwa-hiwalay, nagkakawatak-watak ang mga Muslim. Hindi na po nagsawa ang ating mga kotaba, mga ulama, mga ustads, mga preachers, mga nagtuturo ng kaalamang Islam. Hindi na sila nagsasawa sa pagtuturo tungkol sa kapatiran kamusliman, ngunit walang kapatiran kamusliman. At ang pinakamasaklap sa lahat ay dumarating sa punto na ang mga Muslim hindi na magawa na magpatawad sa isa't isa. Walang pagpapatawad sa isa't isa. Napakalaki, napakalalim ng sama ng loob ng Muslim sa kanyang kapatid sa pananampalataya na dumarating sa punto na magkasalubong sila sa daan, nag-iiwasan. Walang batian ng salam, pareho silang nagkakasala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalimutan nila gaano kahalahalaga ang pagpapatawad sa isa't isa. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa banal na Quran, A'udhu billahi minas shaitanir rajim, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-darra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ganito po kahalaga sa atin mga kapatid sa pananampalataya ang kapatiran, pagmamahalan sa isa't isa, pagpapatawad sa isa't isa. Lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nakakalimot, at dahilan dyan, kinakailangan magbigay ng patawad ang bawat isa sa kanyang kapwa. Nakakalimot sino man. Anong binasa natin na verse sa Quran, chapter 3 verse 134, Quran al-Karim, ang mga yaong gumugugol, gumagasta sa landas ng Allah. Ang mga yaong gumugugol sa kasaganaan at sa kahirapan na pinipigilan ang galit na pinapatawad ang mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapatawad ang mga tao. Sa panahon natin ngayon, kapag nagkairingan ng dalawang magkapatid sa pananampalataya, walang patawad, walang kapatawaran. At hindi rin tatanggapin ang inyong mga sala. Kapag kinikimkim mo sa puso mo ang galit sa iyong kapatid sa pananampalataya, useless lahat ng gawin mong ibadah. Ituloy natin yung verse. Ang mga yaong gumugugol sa kasaganaan at sa kahirapan na pinipigilan ang galit na pinatatawad ang mga tao, katotohanan, minamahal ng Allah ang mga al-muhsinun. Mga al-muhsinun, gumagawa ng kabutihan na kaya mo ginagawa. Ang tanging dahilan kung bakit mo ginagawa ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhsinun. Ang tanong ay bakit ang mga Muslim ngayon ay walang kapatiran? Hindi naman lahat, pero marami. Bakit kaya nawawala ang kapatiran kamusliman? Tulad ng sinabi po natin kanina, lahat tayo gustong gusto natin ang kapatiran kamusliman. Hindi ka makakasurvive na mag-isa.
Sinong magtatanggol sa'yo? Sinong tutulong sa'yo? Kapag mayroon ka mga suliranin sa buhay, saan ka pupunta? Kaya nga mayroong jamaa upang magtulungan ang mga Muslim. Nagkikita-kita 5 beses araw-araw para nagtutulungan. Yan ang purpose ng masjid. Ngayon, bakit? Bakit nagagawa ng Muslim na kanyang hinihiwalayan ang kanyang kapatid? Itinutulak niya ang kanyang kapatid. Sila ay nagtutulakan. Sila ay nagkaayawan. Sila ay nagtatalikudan sa isa't isa. Mga kapatid, sa pananampalataya, si Satanas ang dahilan. Si Satanas na isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya nagtagumpay sa lugar ng mga Muslim na sambahin ng mga Muslim ang rebolto. Hindi nagtagumpay si Satanas na itanim sa kamalayan ng Muslim ang pagsamba sa mga diyos-diyusan na itatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit matagumpay na matagumpay si Satanas na iturok sa puso at kamalayan ng Muslim ang puot sa kanyang kapwa. Puot sa kapwa. Ito ay virus. Kumbaga sa injection, itinurok ni Satanas sa puso ng Muslim at sa kanyang kamalayan itong pagkakaroon ng puot sa kanyang kapwa, puot na ang pinakadulo ay walang kapatawaran sa isa't isa. Kapag nakikita mo yung kapatid mo, para ka nakakakita ng aso. At kapag nakikita kanya, ang tingin din niya sa iyo, aso. Kapag magkakasalubong kayo sa kalsada, nag-iiwanan kayo, nag-iiwasan. At walang salam. Pagbati ng kapayapaan, wala. Allahu Akbar. Pangalawa na dahilan. Nagagawa at matagumpay na naituturok ni Satanas sa puso at kamalayan ng Muslim ang inggit. Virus po ito. Number 2. Bakit si Pulan nakabili ng tricycle, bakit ako hindi? Bakit si Pulan mayroon ng maraming paupahan na bahay, bakit ako wala? Inggit. At ang inggit na iyan, kapag itinransform into action, nagiging mapanganib. Ang inggit na isinagawa, isina-action, pupwiling mapunta sa murder. Pwede niyang patayin yung kapatid niya dahil sa inggit. Allahu Akbar. Number 3. Matagumpay si Satanas na naituturok sa puso, kamalayan ng Muslim ang virus ng sama ng loob na inaalagaan, alagang sama ng loob, pangmatagalan. Pang-apat. Pride. Pride. Ano? Ako? Makikipagbati sa kanya? Never. Sino ba siya? Hindi niya alam sino ako? Ha? Pride! Hindi mo alam anong pamilya ito? Malaking pamilya ito ako. Makikipagbati sa kanya? Hampas lupa? Never. Pride ang tawag dyan. At yan ay matagumpay si Satanas na inaitatanim sa kamalayan ng mga Muslim ang pagiging ma-pride. At hindi ka makakapasok ng paraiso. Negatiting na pride na mayroong kakapatid. Number 5. Dahilan sa 4 na virus na iyan, number 5, nawawalan na ng tiwala ang mga Muslim sa kapatiran. Ano? Sino nagsabi niyan? Si Pulan? Huwag kayo maniwala niyan! Ano sinabi ni Pulan? Ganito raw, ganito. Huwag kayo maniniwala niyan! Walang kakwenta-kwentang tao na iyan. Lumayo ng lumayo ang kalooban ng dalawa, pati na ang mga tao hinahawaan upang sila ay magkalayo-layo sa isa't isa. Ito, mga kapatid, sa pananampalataya, ang kasalukuyan. Nabanggit natin, ilan lamang ito sa mga kasalukuyan na virus na naipunla ni Satanas sa kamalayan ng mga Muslim. Ngayon, ano po ang gamot? Antivirus. Kumbaga, ano ang ating antivirus? Kung mayroong virus, mayroong antivirus. At ang ating antivirus, Islam bilang siyang solution. Hanggat ang mga Muslim ay hindi ng Islam, hindi mawawala ang mga virus na iyan. Ang tanging maigagamot natin, mga kapatid, sa ating mga puso, ating pananampalataya, ating mga kaluluwa, ating kalooban, ating sarili, araw-araw na pamumuhay,
ang kailangan natin ay Islam. Sa paanong paraan? Sa paraan ng pagmamahal mo sa kapatid mo ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano mo man ka sama ng loob sa kanya, kung ang nangingibabaw sa iyo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man kalaki ang atraso niya sa iyo, kung ang nangingibabaw sa iyo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin mo siya, makikipagbati ka sa kanya sa pangalan ng Allah, sa alang-alang sa Allah, at yan ang Islam. Ngunit kung hindi Islam ang naghahari sa puso mo, at kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahalaga sa buhay mo, hindi mo siya patatawarin, dahil ang iyong pagmamahal sa kanya hindi para sa Allah, kundi pang personal noong kayo ay magkabati pa lamang. So mga kapatid sa pananampalataya, ibig sabihin, ang tunay na kapatiran ay kapatiran sa iman. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Chapter 49 verse 10, Quranul Karim. Ibig sabihin, malapit-lapit na kahulugan, katotohanan, ang tunay na mga magkakapatid ay yaon lamang mga nananampalataya. Ito po ang tunay na kapatiran. Dagdag pa, kaya't gumawa ng pakikipagbati sa inyong mga kapatid. Inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang utos ay obligatory. Kaya't maggumawa ng pakikipagbati sa inyong mga kapatid at matakot kayo sa Allah upang kayo ay kanyang kahabagan. Paano ka hahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ang mga Muslim ay watak-watak, walang kapatiran, samaan ang loob ang nag-ahari, pride ang nag-ahari, inggit ang nag-ahari? Ang kailangan natin upang kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangunahin na katangian ng isang Muslim, minamahal niya ang kanyang kapatid sa pananampalataya ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pinakadakilang bertud ng Muslim pagdating sa pagbubuo ng isang lipunan. Lipunan na nagmamahalan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin kapatid ay isasantabi mo yung pride. Yan ang ibig sabihin ng pagmamahal alang-alang sa Allah. Isasantabi mo yung inggit mo. Isasantabi mo yung puot mo sa iyong kapatid. Isasantabi mo yung tribu-tribu na iyan. Ang tribu namin mas magaling kaysa tribu niya. Bakit ako magipagbati sa kanya? Useless. Pride. Isasantabi ko ang aking tribu-tribu. Isasantabi ko ang aking lahi-lahi. Isasantabi ang favoritismo. Isasantabi ang kamakamag-anakan. Ang papaghariin ko sa aking sarili. Mamahalin kita. Maging sino ka man ang kapatid sa pananampalataya, ano man ang tribu mo, ano man ang lahi mo, mamahalin kita ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito na itatag ng mga sahaba ang pundasyon ng totoong pagmamahalan. Nagtagal sila sa isa't isa. Nakasurvive sila sa anumang pagsubok at mga sakripisyo na inaabot ng mga Muslim. Ito ang kailangan natin. Hanggat ang bigkis ng ugnayang kamusliman ay hindi bigkis ng pananampalataya, mananaig at mananaig pa rin sa iyo kapatid ang favoritismo. Siguradong sigurado, mananaig at mananaig pa rin sa iyo ang lahi sa lahi, tribu sa tribu, personal interest, inggit at saka pride, at hindi mabubuo ang kapatirang kamusliman na kinakailangan natin maging buo nang sa gayon hindi tayo inuuto-uto ng mga Zionists at ng mga Crusaders na ngayon sa buong mundo inuuto-uto, inaapak-apakan ang mga bansang Muslim. Napakadali nila magapi, mas nahihirapan pa silang gapiin ang mga komunista. Ngunit ang mga bansang Muslim, mga Arabong bansa, napakadali gapiin dahil ang mga Muslim walang pagkakaisa, walang kapatiran, dahil sa mga virus na ipinula ni Satanas. Bigkis, hanggat ang mga Muslim ay hindi nagkakaisa sa bigkis ng pananampalataya, walang kapatiran. Innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang tunay na mga magkakapatid ay yaon lamang ang nananampalataya. Nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang antivirus. Mamahalin mo yung kapatid mo. May atraso siya sa iyo. Sigurado ikaw mayroon ding atraso sa kanya. Walang perfect na Muslim. So iintindihin mo siya, iintindihin ka rin niya. Ang mahalaga,
tatlong araw po pwedeng magsamaan ng loob. Unang araw, masama ang loob mo sa kanya. Pangalawang araw, masama pa rin ang loob mo sa kanya. Maximum 3 days. Pag pinalagpas ninyo ng 3 days, lahat ng gawin mong kabutihan sa buhay mo, suspendido muna. Tuwing Lunes at saka Huwebes, binubuksan ang mga pinto ng paraiso para patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim. Huwag ka lang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinatatawad ang mga Muslim maliban sa dalawang magkasamaan ng loob. Hanggat hindi sila nagkabatian. So mga kapatid sa pananampalataya, itong pagmamahala ng alang-alang sa Allah. Nasubukan mo na ba? Nasubukan mo na bang magmahal sa isang kapatid mo? Na sinasabi mo sa sarili mo, hindi mo pinaparinig sa kanya, sinasabi mo sa sarili mo, brother, minamahal kita alang-alang sa Allah. Nagawa mo na ba yan? May nagawa ka man ng ganyan? Ito, pakinggan mo yung hadith. Gaano katamis na matitikman mo ang iman kung nagmamahalan kayo ng alang-alang sa Allah. Anong hadith? May tatlong bagay na sino man ang magkamit ng mga ito ay malalasap ang tamis ng pananampalataya. Number one, kapag ang Allah at ng kanyang sugo ang pinakamamahal niya kaysa sa sino man, mas mahal mo ang Allah at ng kanyang sugo kaysa misis mo, kaysa anak mo, kayamanan mo, whatsoever. Number two, kapag minamahal niya ang isang tao ng alang-alang lamang sa Allah, Allahu Akbar, mayroon ka na ba nakita? Number three, at kapag kinamumuhian niyang bumalik sa kufr, matapos siyang mailigtas ng Allah mula rito, tulad ng pagkakamuhi niyang maitapon sa apoy, Allahu Akbar. Sino sa atin ang mayroong minamahal na kapatid nang alang-alang sa Allah? Mayroon na ba? Aba ito, matitikman mo ang tamis ng iman. Ngayon, ano ang mga papremyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim na nagmamahalan ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mga papremyo na dapat pag-unahan natin, pag-agawan natin, magkarera tayo sa mga premyo na ito. O ng premyo, ilalagay ka ng Allah sa mataas na antas ng paraiso. Ganito po kahalaga ang brotherhood sa Islam, kapatiran sa Islam, na anuman ang nadarama ng kalingkingan, namimilipit ang buong katawan. Ibig sabihin ng kapatiran, anumang nadarama ng kapatid mo sa pananampalataya na pagdurusa, buong kamuslimang sambayanan ay nakakadama ng habdi at pamimilipit. Ganito katindi ang brotherhood ng mga sahaba. Number two na premyo, nagmahalan alang-alang sa Allah. Sa araw po ng muling pagkabuhay, araw ng paghuhukom, ibababa yung araw. Pagkainit-init, wala kang masisilungan maliban sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang makakasilong rito, yung pitong grupo ng mga tao. Banggitin natin yung isa lang. Nagmahalan ng alang-alang sa Allah. Anong hadith? Dalawang lalaking minahal ang isa't isa ng alang-alang sa Allah, nagtagpo ng alang-alang sa kanya at naghiwalay ng alang-alang sa kanya. Sahih al-Bukhari at saka sahih Muslim. Authentic na hadith. Dalawang nagmahalan. Mayroon ka na bang kamahalan? Isang tao? Kahit isa lang. Nagmahalan kayo ng alang-alang sa Allah. Nagtagpo kayo ng alang-alang sa Allah. Nagkahiwalay kayo ng alang-alang sa Allah. Mayroon ka na bang kaibigan na ganyan? Wala pa. Maghanap ka. Mga kapatid sa pananampalataya, ganito katindi ang premyo ng pagmamahalan ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makakasama kayo na dalawang magkaibigan para sa Allah. Pangatlong premyo, pagkakalooban kayo ng habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng karangalan. Pagdating sa araw ng paghuhukom, sikat na sikat kayo para kang celebrity. Hinahanap kayo ng Allah. Nasaan na yung mga nagmahala ng alang-alang sa aking luwalhati?
Hahanapin niya kayo bilang katibayan. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kataas-taasan na Panginoon, sasabihin niya, nasaan na ang mga yaong nagmahalan sa isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati sa araw na ito, ay pasisilungin ko sila sa aking lilim sa araw na walang lilim maliban sa akin. Allahu Akbar. Napakadakila. So, sino kaya sa atin mga kapatid ang mayroong ganitong pagmamahal sa kanyang kapatid? Alang-alang sa Allah. Ngunit itong ganitong pagmamahal ay mahirap makamit. Maliban lamang sa isang Muslim na dalisay ang puso, puso niya ay may antivirus. Eh, hindi mo ito makakamit, kapatid, sa pananampalataya. Hanggat ang puso mo ay may tribalismo, hanggat ang puso mo ay may lahi sa lahi, hanggat ang puso mo ay may napinipili kang kulay sa kulay, personal interest, kamakamag-anakan, pride at saka inggit at saka favoritismo, hanggang naririyan sa puso mo yan, hindi mo magagawa na magmahal ng alang-alang sa Allah. Therefore, kapatid sa pananampalataya, upang baliwalain mo ang lahat ng virus na iyan, ay hangarin mo, nabigyan mo ng edukasyon ang puso mo na matutunan mong mahalin yung kapatid mo sa pananampalataya. Kahit hindi siya perfect, hindi lahat ang gusto mo na sa kanya. Minsan-minsan pumapalpak siya, sumasablay siya, ngunit minamahal mo siya nang alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga virus na iyan ay matatalsik dahil mas malakas ang antivirus ng pagmamahal sa Allah, ng pagmamahal sa iyong kapatid, ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng hadith? Sinabi ng Allah sa isang hadith, ang mga yaong minahal ang isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati ay magkakaroon ng mga members ng liwanag, at ang mga propeta at mga martir ay maghangad na sana sila ay mayroon din ganun. Ganyan katindi ang pagmamahala ng alang-alang sa Allah. Mismo ang mga propeta, mismo ang mga martir ay hindi sila nagkamit. Mismo ang mga propeta at mga martir ay naghangad na sana mayroon din sila. Ano ito? Bibigyan ka ng Allah ng member ng liwanag na magtataka mga propeta. Sino ang mga ito? Bakit sila binigyan ng ganitong klaseng gantimpala? Ay dahilan sa iyong pagmamahal sa kapatid mo ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ito ang tandaan natin mga kapatid. Imposible na magkaroon tayo ng kapatirang Muslim kung mawala ang pagmamahalan ng alang-alang sa Allah. Ito talagang pinaka-antivirus. Walang makakapagbura sa puso mo ng puot sa kapatid mo kung hindi ka marunong magmahal ng alang-alang sa Allah. Walang makakapagbura sa puso mo ng pagseselos at inggit. Walang makakapagbura sa puso mo ng pag-aagawan sa customer, pag-aagawan ng mga biyaya. Walang makakapagbura sa puso mo ng inggitan, ng tribalismo, ng lahi sa lahi, ng pride at favoritismo. Walang makakapagbura niyan maliban sa kung ikaw, sa puso mo ay naitanim ang pagmamahal ng alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Puso ng mga Muslim, mga kapatirang kamusliman, dito nila naitatag ang mga sahaba, dito nila naitatag kung bakit sila nakasurvive anumang uri ng matitinding pagsubok na survival nila, dahilan sa kapatiran na ganitong klase. Mamahalin mo siya alang-alang sa Panginoong Allah. Allahu Akbar. Nakarinig ka na ba na isang tao na sinabihan ka, bro, mahal kita alang-alang sa Allah? Ha? Mayroon ka bang kagalit na nilapitan mo, niyakbayan mo, binulungan mo? Bro, pasensya ka na ha sa mga samaan natin ng loob. Minamahal kita alang-alang sa Allah. Mayroon ka na bang narinig na ganyang klaseng tao? Sinabihan ka, binulungan ka, na gaano bang kalaki ang galit mo sa kapatid mo, mas malaki pa rin ang pagmamahal mo sa iyong Panginoon. Mayroon na ba? Hanapin natin mga kapatid sa pananampalataya ang pagpasok po sa paraiso ay hindi ka makakapasok kung hindi ka mu'min.
kapatid sa pananampalataya, hindi ka rin magiging mu'min kung hindi ka nagmamahal sa kapatid mo. Mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo nananampalataya. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo nananampalataya, at hindi kayo mananampalataya hanggat hindi ninyo minahal ang isa't isa. Ibig sabihin, kapatid sa pananampalataya, pag hindi mo minamahal ang iyong kapatid, wala kang iman. Ito yung hadith. Hindi ka makakapasok sa paraiso kung wala kang iman, at hindi ka rin makakaroon ng iman kung wala kang pagmamahal sa kapatid mo. So ibig sabihin, wala kang iman, kafir. Allahu Akbar. Ipalayutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng dakilang pagmamahalan na ito, na itatag ang pundasyon ng mga Muslim sa panahon ng mga sahaba, at dito nila napalaganap ang Islam sa buong mundo sa pamamagitan ng ganitong klaseng Islamic brotherhood na ating gagayahin, pilitin nating gayahin, sapagkat mga kapatid, nandirito ang kaligtasan. Isa pang hadith, walang sino man sa inyo ang talagang mananampalataya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi. Tandaan niyo ito, popular na hadith. Walang sino man sa inyo ang talagang mananampalataya hanggat hindi niya ginusto para sa kanyang kapatid ang anong kanyang gusto para sa kanyang sarili. Sahih al-Bukhari, sahih Muslim. Hanggat hindi mo magagawa na gustuhin para sa kapatid mo ang anong gusto mo sa sarili mo, hindi ka magiging mananampalataya. Ganito katindi. Subhanallah. Ngayon, panglast. Napunto. Matapos mong marinig itong mga punto na ating tinalakay, at matigas pa rin ang iyong pride, matigas pa rin ang iyong puot, hindi mo pa rin magawa na makipag-reconcile, mga kapatid sa pananampalataya, pakinggan ninyo itong mga hadith na babasahin natin isa-isa. Haram ang putulan ng ugnayan. Haram, ibig sabihin ng haram, may kalalagyan ka sa impyernong apoy. Obligatory na huwag mong putulin ang ugnayang kamag-anakan, ugnayang kapatiran, ugnayang kaibigan sa Islam. Ano sabi ng hadithi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dapat ay walang putulan ng ugnayan. Hindi po pwedeng sabihin mo sa kapatid, hoy, hiwalay na tayo. Hoy, ayaw ko na sa'yo. Hindi ko na gustong marinig ka. Hindi na, ayaw ko na magipag-Facebook sa'yo. Mula ngayon, ayaw ko na marinig anong sasabihin mo sa akin. Mula ngayon, hiwalay na tayo. Ito po ay haram. Ulitin natin yung hadith. Dapat ay walang putulan ng ugnayan. Obligatory, pautos. Ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat ay walang putulan ng ugnayan, walang talikuran sa isa't isa, walang pagkakapuot sa isa't isa, at walang inggitan sa isa't isa, maging magkakapatid kayo tulad ng pag-uutos sa inyo ng Allah. Sahih Muslim, authentic na hadith. So inuutusan, pautos, obligatory na huwag magputulan ng relasyon. Ngunit tinakwil mo yung kapatid mo. Allahu Akbar. Number two, sino man sa inyo ang unang bumati, makukuha ng premyo. Magkasama ang loob kayo, at gusto mo ng mas malaking premyo, ikaw ang bumati. Kahit na alam mo na yung kapatid mo siya ang may atraso, lumapit ka, akbayan mo. Bro, assalamu alaikum. Alika, magkapit tayo. Nakuha mo ang premyo. Anong katibayan? Anong hadith? Hindi ipinapahintulot para sa isang Muslim na masama ang loob sa kanyang kapatid nang lagpas sa tatlong araw. Ibig sabihin, pag lumagpas sa tatlong araw na magkasamaan kayo ng loob, haram. Pwede. Unang araw, pinagbibigyan ka, tao ka eh. Mayroon kang emosyon, okay? Unang araw, magkasamaan lang kayo ng loob, normal. Pangalawang araw, normal pa rin. Pangatlong araw, maximum. Pangapat na araw, hindi na normal. Haram na sa atin. Dagdag pa ng hadith.
Hindi pinapahintulot para sa isang Muslim na masama ang loob sa kanyang kapatid nang lagpas sa 3 araw nang parehong tumatalikod sa isa't isa kapag nagtatagpo. Allahu Akbar. Sa tuwing magkikita kayo sa daan, magtatalikuran kayo. Dagdag pa ng hadith, ang mas magaling sa kanila ay ang unang bumati sa isa. Sahih Muslim. Sahih Al-Bukhari. So, sino man ang mas unang bumati, nakuha niyang premyo. Allahu Akbar. Kaya sino man sa atin ang may mga kagalit, kunin mo ang premyo, samantalahin natin ang premyo, lapitan mo, teksan mo, tawagan mo, bro. Assalamu alaikum. Ano man ang mga nagawa mo sa akin, bro, pinatatawad na kita, patawarin mo na, bro, ha? Ganyan. Reconciliation. Number 3. Ngayon, paano kung hindi ka sumagot nang bati ng salam? Nilapitan ka ng kapatid mo, bro, assalamu alaikum. Hampas lupa. Bakit ako makipagbati sa'yo? Tribu-tribu ninyo, walang kwentang tribu. Ang tribu namin, mga royal. Ayaw ko makipagbati. Okay, pakinggan mo to. Pag ikaw ay binati ng assalamu alaikum, nakipagbati sa'yo ang iyong kapatid sa pananampalataya, inayawan mo, pakinggan mo. Sa isang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang parusa, ang kasalanan ay katumbas nang kumakain ka ng zakat na hindi karapat dapat. Ibig sabihin ng sikmura mo, susunugin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang hadith ito. Hindi ipinapahintulot para sa isang tao na kasama ang loob ang isang mananampalataya ng lagpas sa 3 araw. Lagi ini-emphasize yung 3 araw. Kasi nga tao tayo, normal lang na magalit ka, normal lang na sumama ang loob mo. Mayroon tayong built-in emotion. Ngunit hanggang 3 araw lang. Dagdag ng hadith. Kung lumagpas man ang 3 araw, ay dapat na pumunta siya at magbigay ng salam dito. Kung tutugunan nito ang salam, ay pareho silang may kabahagi sa gantimpala. So kung kayong dalawa ay magtugunan ng salam at magyakapan at magreconcile, makukuha niyong dalawa ang premyo. Dagdag pa ng hadith. At kung hindi ito tumugon, ikaw na binati, hindi ka tumugon dahil ma-pride ka. Malakas ang turok sa'yo ni Satan ng virus, ng puot. Malakas ang turok sa ni Satan ng virus, ng sama ng loob na aalagaan pang matagalan at ayaw mong sumagot, ayaw mong tumugon, ayaw mong makipagbati. Anong dagdag ng hadith? Ang nagbigay ng salam ay pawawalang sala sa kasalanan ng samaan ng loob. Ikaw na bumati, absuelto. Wala ka ng kasalanan. Ikaw na binati na hindi ka tumugon, sa iyo ang kasalanan. Sahih Al-Bukhari. Number 4 na resulta ng ayaw magpatawad, kinikimkim ang sama ng loob. Ito ang pinakagustong gusto ni Satanas, na ang mga Muslim na hindi sumasamba sa rebulto ay ma-injeksyonan ang kanilang mga puso ng virus ng puot, puot na inaalagaan. Ngayon, ayaw mo makipagbati. Kim-kim, dala-dala mo sa buhay mo. Matutulog ka, pagkagising mo, naglalakad ka, mag-isa ka. Lagi-lagi mo in-imagine ang galit at puot sa iyong kapatid sa pananampalataya. Ito, pakinggan mo. Hindi ka patatawarin ng Allah. Mga kasalanan. Anong hadith? Ang pintuan ng paraiso ay nakabukas sa Lunes at Huwebes. At ang bawat alipin na hindi nagtatambal ng anuman sa Allah ay patatawarin maliban. So lahat ng Muslim na hindi nagtatambal sa Allah, patatawarin maliban. Maliban sa taong kinikimkim ang sama ng loob laban sa kanyang kapatid. Allahu Akbar. Dala-dala mo sa puso mo at hanggat hindi kayo nagbati, anumang mga gawain yung kabutihan, suspendido muna. Nakahanging muna, nakahang. Bilang katibay na nakahang, eto, dagdag ng hadith. Sasabihin sa kanila, sasabihin, hintayin hanggat ang dalawang ito ay magkabati sila, hintayin hanggat ang dalawang ito ay magkabati sila, hintayin hanggat ang dalawang ito ay magkabati sila. Tatlong beses sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim upang diinan gaano ka terrible pag hindi kayo nagbati. Lahat ng mabubuti ninyong gawa sa buhay ninyo,
ay nakahang. Ibig sabihin, hindi niyo makakamit ang gantimpala hanggat hindi mo na kinagbati. Allahu Akbar. Nawa, mga kapatid sa pananampalataya, huwag tayong maging biktima ng ganitong virus na pinupunla, itinuturok ni Satan sa ating mga puso. Gamitin natin ang antivirus ng Islam.